Let's get some more recent updates from on the ground from the town of Juban. We have with us Arian Aguallo joining us via Zoom. He is the information officer of Juban's Disaster Risk Reduction Office. Good afternoon, Sir Arian. Thank you for joining us. Una sa lahat, sir, kamusta na po ang kalagayan ninyo dyan sa Juban? Sa ngayon po, kumbaga, patuloy kaming nagbibigay ng assistance doon po sa mga evacuees natin. Kasama din po yung mga barangay na apektado po ng volcanic eruption. Right. Last week, no, bago mag-weekend, alam nga natin na pinabalik ninyo yung mga residente dyan sa mga evacuation centers dahil nga maraming seismic earthquakes na naitala sa Mount Bulusan. Gaano karaming tao po ang nasa evacuation centers sa ngayon at kailan po kaya silang papayagang makauwi? Sa ngayon po, meron tayong 148 families and 489 individuals. So sa usapin po ng pagpapauwi sa kanila, ongoing po yung monitoring natin and assessment patungkol po dyan. So sa ngayon wala pa naman, pero yun po, pinag-aaralan yung bagay na yun po. Alright, kamusta naman yung mga evacuees, Sir Arian? May sapat po ba kayong supply ng mga pagkain, tubig, face mask, etc. Sa mga bakwit? Sa ngayon po, although may shortage talaga, pero natutugunan naman ito sa tulong ng iba-ibang ahensya na tumutulong dito po sa bayan ng Juban. So, kumbaga, may mga dumarating naman po na iba-ibang tulong sa iba-ibang organizations and agencies. And right, yun po yung pinagpapasalamat. So there is enough supplies for your evacuees at the moment? Sir? Yes po. Yes, okay. What about yung clearing operations? Yes, okay. Kamusta naman po yung clearing operations? Sabi nga ni Governor Escudero, mas marami daw ang ash or yung abo na binuga ng vulkan this time around, itong second eruption. So, base sa nakita nyo at sa naobserbahan ninyo, gano'ng kadumi po ba or gano'ng karami po ba ang dapat nating i-clear dyan ng mga estero, mga kalsada, etc.? Bali kahapon, kumbaga nagkaroon po, dumating po dito sa bayan ng Juban yung iba-ibang stations ng Bureau of Fire and Protection and iba-ibang agencies yung nabanggit ko nga kanina. Kumbaga halos lahat naman po ng daanan dito ay nanadaanan, and then yung ngayong araw po, kumbaga further clearing operation, pero kukunti na namang lang naman kumpara kahapon na kumbaga recorded na yung kahapon may yung 2 inches doon sa pinaka affected, may yung sa pinaka affected na lugar, 2 inches yung kapal ng abo yung recorded sa amin. Yun po. All right, and regarding the volcano, may abiso po ba sa inyo ang FIVOX? Kumbaga, may naitatala pa rin po ba silang increased activity sa Bulkang Bulusan? Ano po ang abiso sa inyo? Base sa bulletin na linabas nila, as of today, June 13, base doon sa information na galing sa kanila, 106 volcanic activity yung naitala nila. Kung bibigyan natin ng comparison yung sa June 12, 136. So ngayong araw is 106. May pagbaba, pero yun nga, continuous monitoring pa naman po tayo ngayon. All right, with regard to utilities and services, Sir Arian, huling tanong na lang to, no? Mukha namang may internet kayo, medyo may konting lag, pero mukhang konektado naman. Cellphone signal, water, power, is everything up and running in Juban? Yes po. All right, maraming salamat sa mga updates na yon. MDRRMO Juban PIO Arian Aguallo joining us via Zoom. Thank you, sir, and mag-ingat po kayo.